AGANAN Salvacion, nang umaba yung exterior mo, Mobo Masbate, nahinirang sa katungkulan bilang isang sangguniang bayan member, ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ang buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan. Ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng mga iba pang pakaraan ito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautusang legal at mga dekretong pinaliiran ng mga sadyang ipinakdang may kapangyarihan na Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito nang walang anumang masubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations, Honorable ANGELICA Ann A. Salvacion, Municipal Councilor of Mobo. Una po ang akong pagrespeto sa ama San Aton Probinsya, Governor Antonio Tico, sa iya man po palangga na asawa na aton presente yan na Vice Gobernador, Vice Governor Olga Co, sa aton man po newly elected na Congresswoman sa 2nd District, Congresswoman Olga Co, sa aton man po Judge, na present yan na, Judge Diana Tambago, good morning po. Sa aton po ever dedicated, supportive, and very hardworking Mayor Honorable Raymond Osmundo Doni Salvacion and his family po. Sa aton man po, present yan na sangguniang panlalawigan member, Sir Chris Espinosa and his family. Sa equally dedicated and supportive Vice Mayor-elect San Mobo, Sir J.P. Lim and his family. Sa akon man po, kaurupod sa sangguniang bayan and their family, mga gwapo, kag nagagandahan, mga kaurupod ko. And their family po, good morning. Sa tanan na heads of offices sa munisipyo, sa tanan na empleyado, sa tanan na barangay officials na adi yan na ginapamunuan po sa aton palangga man na ABC President Cap Aileen Bustamante, sa tanan na supporters, bisita na adi yan na maayo po na aga sa aton tanan. Today, we celebrate as well as we commit to the promises that we made during our campaign. I am deeply humbled and overwhelmed sa tanan po na nasuporta, na nabaton ko, tuna san nag-file ako sa kaakon certificate of candidacy, hasta po sa yana na adi nag-oath na po kami. Permi ko yung ginasabi sa during campaign, sa akon mga speech, na ako bago na pamayhon sa ngaran sa politika, pero dili bago na pamayhon sa ngaran sa serbisyo publiko. Sa dili po nakaaram, ako po ang usad na public health nurse, nagtrabaho sa 9 years sa mga far-flung areas or barangay sa Mobo. So I know and I can see na kulang talaga ang aton health, basic health services didi sa Mobo. And I commit myself for making legislation that will drastically improve the health care system
of our fellow Moboanons. Today, I also dedicate myself in serving all Moboanos, not just the people who voted for me. Pati din po sa mga dili nagboto sa akin, ipapakita ko po sa iyo na I shall endeavor to earn your trust and confidence. Aram ko, amoy niyang panahon na dapat ipakita ko sa iyo na deserve ko ang iyo tiwala kagkumpiyansa. The battle cry of our national government is unity. So let us all unite for the good of Mobo. Let us pursue legislation that will make the life of Mobo in better place. And to make Mobo a better place to raise our children. Lastly, gusto ko po magpasalamat sa Diyos kay unang-una. Kung wara siya, wara din ako didi. Nagatuod po ako na ang Diyos dili nagahatag or dili ka ginabutang sa lugar na kundiin komportable ka. Ginabutang ka niya sa lugar na kundiin ka dapat. And I believe I am at the right moment at the right place. Despite all the fears and apprehensions and the whys, To continue po, lastly, I would like to thank the wind beneath my wings, my families, my husband, my children, Mama Tess, Papa Osmond, Mama Vinya, to my brothers and sisters-in-law, thank you for being there, and sa tanan po na nag-support gihapon sa akon, sa nina kampanya, damo-damo po na salamat kag Diyos mabalos po. Thank you. Thank you very much. And congratulations, the Honorable Angelica Ann A. Sampasho. On behalf of the organizing committee, we would like to apologize for the short technical delay. Ayan, a problem that we hope would be addressed by this new set of officers.